Hi, magandang hapon sa inyo. Medyo napatagal ang aking vlog kasi may binantayan ako. Binantayan ko yung sarili ko. Hindi ko na kailangan elaborate. Hindi ko pwede sabihin eh. Nakakamiss kayo, no? Miss yung ba ako? Sana nga. Yung mga subscribers ko, mga viewers ko. Ang tatalakay natin ngayon, yung tukol kay Shano Puneta. Yung sa isang kolumnista, medyo below the belt yung ginawa ng kolumnistang yun. Hindi na siguro kailangan pangalanan pa yun. Naawa ko kay Sharon, dinama yung anak eh. Hindi pa pwede yung ganun. Okay na siguro kung si Sharon Puneta titirahin mo, si Kiko, eh alam mo naman si Kiko, binabatikos ko yan. Pero pag anak na ang dinama nyo, ay, hindi pa pwede sa akin yan. Ewan ko na lang. Wala ka namang katibayan, Mr. Columnista, na ano eh. Matagal ka na eh. Alam ko, matagal ka nang gumagawa ng mga ganyan ng mga istorya. Wala namang proof. O, ibang mga politiko dyan, sinasabi na decriminalize ang libel. Huwag. O, ito yung ginawa doon kay Sharon Puneta, oh. Parang nilapastangan yung pamilya niya. Pati yung panganay niya, pinapintangap ang kesyo, may ganon. Wala ka namang proof eh. In fact, tinulungan ka ni Sharon Puneta na para gumana ang buhay mo. Yung batapata si Sharon Puneta, yung berte mo, pinuntahan ka. Meron siyang palabas pa nun, yung The Sharon Puneta Show, kinabukasan, pinagbigyan ka. Ang hirap sa ating mga ibang tao eh, pag hindi mo naman pagbigyan, sisirain ka na. Binigyan mo na yung isang kamay mo, ang gusto pa, bukong katawan mo, ibibigay mo. Hindi pwedeng ganun. Kung idadama yung pamilya. Diba kung sabihin nyo yung sa ano ha, yung may nagsabing tukol kay Frankie, ibang kung sabihin yun. Meron medyo 50-50 ako ron. Pero sa ganitong usapin, kakapi ako si Sharon. Hindi maganda yung ginawa ng kolumnistang yun eh. Talagang niyurakan yung pamilya. Tinan mo. Ang sakit nun, talagang libelous yun. Maski, ewan ko na kung ang pasaring is pwedeng tanggapin ng korte yun. Pero alam ko, may mga ibang post naman siguro yung kolumnista nyo na talagang ang binabanggit niya, yung pamilya ni Sharon. Hindi pwede yun. Sana si Gabi naman kumilos din. Anak niya yun sa una, di ba? Kaya kayong mga kolumnista kayo, mapa sa showbiz, sa politika, or sa mga lokal, bago kayo magsalita, kailangan may prueba kayo. Hindi pwede yung ganun. Ang sakit nun. Kasi may anak mo, idadaano mo. Yung anak mo, sisiraan ng ganun. Ang masakit pa, sasabihin, may sakit daw. Bakit? Nakuusap mo ba yung doktor? Nakita mo ba na ganun ang ginagawa? Hearsay lang yung mga ganun, di ba? Oo. Kaya, sige, share ko na ito. Kung gusto mong i-demanda si, ano, kolumnista, sige, nasa likod mo kami. Pero yung ibang usapin nito, yung doon sa isang mamang ano, yung nagsalita tungkol sa anak mo, dapat, basta meron, may iba akong ano ron, may iba akong reaction doon. Kaya sa ganitong, itong issue to, Sharon Puneta, nasa likod mo kami. Eh, taga-anaw mo ako nung umpayan eh. Kasi edad pa ata tayo eh. Sige, tuloy mo lang. Binabati ko si Logan Habibi ah, sila, yung taga-Singapore si Tim Carpio, yung taga-Sweden si Tina Hag. Tsaka si, sino ba yun? Si Alonso TV 23, DJ Kenkai, marami dyan. At tsaka si, sino ba ba yun? Si Richugas, yun, sila Jalia. Yung kamag-anak ko sa ano, sa Amerika. Alam ko, na-miss niyo yung vlog ko. May binantayan ako eh. Binantayan ko yung sarili ko. No need to elaborate. Ulitin ko, yung kay Sharon, ituloy mo yan. Huwag mong palalampasin yan. Pamilya. Sisiraan yung pamilya mo. Maraming salamat po ah. Sana may sumunod pa rito. Ingat kayo. Bye.